Alright? For some of you, maaaring may magbalik, guys. May magbalik sa buhay ngayon. So, this may be an ex-partner or baka meron kayong long-lost friend or baka meron kayong kamag-anak abroad, pamilya abroad, ganyan. And maaaring bumalik siya. Magkaroon kayo ng some kind of reconciliation. Wow! Sobrang ganda nito, guys. Kasi yung iba sa inyo, magiging sobrang busy kayo pagdating sa kaperahan. Baka may negosyo kayo or kahit sa trabaho. Pagdating sa trabaho, baka masyado kayong... Baka palagi kayo nag-OT, ganyan, busy. Pero in a productive way, no? Hindi yung busy lang na busy. In a productive way, mga kapiksi. And ito, mga kapiksi, no? Parang this, I feel like this is what you love to do. Ito talaga yung gusto nyong gawin. Especially kung may negosyo kayo. Ayan. And talagang nagiging pabor sa inyo yung sitwasyon, mga kapiksi. Okay. Hello guys. Hello Scorpio. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating third quarter kapalaran para ngayong July, August, September para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung general reading lang, mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong third quarter ng 2023. So we have the underworld energy or message para sa inyo. We have gifts. And we also have phenomenon. So, ibig sabihin nito, guys, no, itong phenomenon, may mga ganap sa buhay nyo na hindi nyo maiiwasan, mga kapiksi, even if ang ibig sabihin nyan ay mga pagsubok, mga challenges, alright? So, those are occurrences na hindi nyo maiiwasan sa buhay nyo or hindi mangyayari sa, or hindi, parang sometimes, especially if you are always focusing on negative circumstances, always reacting to your negative situation, definitely ma-attract nyo talaga yung mga negative na occurrences sa buhay nyo. So, pwede nyo siyang iwasan, definitely, if you're not focusing on reacting sa mga kanigahan sa buhay. It can be lesson, of course, and it can be totally maiwasan sa buhay. But if you're already experiencing it, as a human kasi, di ba, as human beings, we tend to react, no? May mga ganun tayo eh. Kasi may emotion tayo. We are bound by our emotion. So, natural lang na kapag tao ka, meron ka emotion. And kapag ka may emotion ka, natural, magre-react ka sa mga negative na nangyari sa'yo. And the more that you react negatively, the more you will see more evidences of it sa buhay nyo. Okay? So, if you can stay on top of your thought and stop reacting sa mga kanigahan, instead focus on the positive side of things, mas maganda kasi mas maganda yung maaaring ma-experience nyo sa buhay nyo. Now, you don't have to be hard on yourself, mga kapiksi, kasi at the end of your journey, kumbaga, itong underworld na energy na to, ibig sabihin nito, ito yung mga pagsubok na parang puro dilem, puro darkness yung na-experience mo sa buhay mo. Ibig sabihin, puro challenges, puro trouble, puro problema, ganyan. But at the end of the tunnel, di ba, sabi nga, at the end of the tunnel, may liwanag din. So, may liwanag din na nag-aantay sa'yo. After the rain, there's a rainbow, okay? And after those, may mga gifts, regalo na nag-aabang sa'yo. Ito yung mga blessings, no? Ito yung mga lessons, no? Yung experience mo itself is already a blessing. It's already a gift para sa'yo. Kasi yung experience mo, tinuruan ka niyan, may mga lessons yan nakakibat. Tinuruan ka niyan na mga leksyon na dapat mong matutunan, kung ano yung mga dapat mong iwasan, kung ano yung mga dapat na hindi mo gawin, and kung ano yung mga dapat mong gawin, okay? And habang na-experience mo yan, syempre magmamature ka, magiging strong ka, mas magiging matalino ka, wise ka sa buhay mo, kapiksi, alright? So, huwag kayong malungkot, guys, no? If nakaka-experience kayo ng mga problema, challenges, just tell yourself, this too shall pass, okay? Para, ibig sabihin, lilipas din yan, okay? And also affirm to yourself, every day, in every way, my life is getting better and better. Para talagang ma-experience nyo na nagiging ma-okay kayo every day, every single day, nagiging mas ma-okay yung pamumuhay nyo. So, huwag nyong kakalimutan sabihin yung mga statements na yan. Live by those statements para talagang maging ma-okay yung
mga sitwasyon nyo sa buhay, mga kapiksi. You can also affirm, everything is working out in my favor, para talagang favorable sa inyo yung sitwasyon. Always, all the time, constantly, mga kapiksi. Okay? So, yeah. Comment down below, Scorpio, if naintindihan nyo yung mga messages na yan and if naka-resonate kayo. So, ngayon naman, tingnan natin yung mga ganap sa buhay mo, Scorpio, sa loob ng 3 buwan. Shuffle natin to and hanapin natin yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen yung mga updated offers natin sa ating channel. So, una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course. It's a paid course. Para sa mga kapiksi natin na gustong umaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kapirahan in general, mga kapiksi. And may good news ako sa inyo, guys, kasi ngayong buong buwan ng June, mayroon tayong mid-year sale, okay? So, magbibigay ako ng 10% discount sa lahat ng gustong mag-avail ng course from June 1 to June 30, mga kapiksi. So, samantalahin nyo, huwag na kayo magpahuli, guys, no? Sayang yung sale, sayang yung discount, sayang yung promo, sayang yung course, sayang yung oras, mga kapiksi, kasi pag natutunan nyo yan, as in talagang uunlad at taasin sa yung buhay nyo. So, huwag na kayo magpahuli, guys, mag-avail na kayo ng course. Madami na yung success stories nyan, mga kapiksi. And also, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, dito naman, if meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo pero nahihirapan kayo, hindi kayo nakakita ng resulta, pwede kayong mag-book ng coaching session with me para maturuan ko kayo ng tamang gagawin, mga kapiksi. Alright? So, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng career or money, basta specific yung desires nyo. Alright? So, for prices and discounts, mag-send lang ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, Scorpio, kaya inirepresent ng Queen of Cups sa ating spread. Nakalimutan ko ilatag. So, for some of you guys, no, may mga contract signing na maaaring maganap sa loob ng 3 buwan, mga kapiksi. And parang ano to, pagbawi ni universe, no. So, let's say for example, may mga na-miss kayong opportunity before when it comes to contract signing, or baka may mga documents na na-reject kayo in the past. Kunwari mga visa ganyan, mga job order na matagal nyong inaantay, o kaya nag-apply kayo before pero na-reject. This time around, dadating ulit siya sa'yo, and this is the second chance or second time, or I don't know kung ilang pang ilang times na, but it's going to be in your favor right now. So mapapawi na yung mga disappointments nyo, mga kapiksi, and talagang mapupush yan. Although nakikita natin na marami kayong competitors, no, ibig sabihin baka marami kayong nag-a-apply for same work, but you don't have to worry about that, mga kapiksi, kasi kayang-kaya nyong talunin. Kayang-kaya nyong ilang paso. Hindi. Ibig sabihin, parang angat kayo sa kanila, mga kapiksi. So, kaya nga sabi ko sa inyo, guys, always tell yourself, everything is working out in my favor. Para kahit anong sitwasyon yung pagdaanan nyo, even if there are a lot of competitors, kahit na marami kayong kakompetensya, ganyan, always favorable sa inyo, and you will always be chosen, you will always be prioritized. Why not? Because you deserve it, mga kapiksi. Alright? For some of you, maaaring may magbalik, guys. May magbalik sa buhay nyo. So, this may be an ex-partner, or baka meron kayong long-lost friend, or baka meron kayong kamag-anak abroad, pamilya abroad, ganyan. And maaaring bumalik siya. Magkaroon kayo ng some kind of reconciliation. Wow! Sobrang ganda nito, guys, kasi yung iba sa inyo magiging sobrang busy kayo pagdating sa kapirahan. Baka may negosyo kayo, or kahit sa trabaho, pagdating sa trabaho, baka masyado kayong, baka palagi kayo nag-OT, ganyan, busy. Pero in a productive way, no, hindi yung busy lang na busy, in a productive way, mga kapiksi. And ito, mga kapiksi, no, parang this, I feel like this is what you love to do. Ito talaga yung gusto nyong gawin, especially kung may negosyo kayo. Ayan, and talagang nagiging pabor sa inyo yung sitwasyon, mga kapiksi. Okay, so parang yung iba sa inyo, if you have business, parang you're catering to a lot of clients, orders, ganyan, purchase orders, processing orders, sumasagot ng mga queries, ganyan, kahit gabi na, parang nagre-ring pa yung telepono nyo, or parang busy, yeah, busy kayo palagi, pero in a nice way, in a good way, mga kapiksi. Okay, and then for some of you guys, no,
yung reconciliation na sinasabi natin, especially kung sa love ito mga kapiksi, it's really going to happen. So hindi ko alam kung matutuwa kayo. Hindi ko alam kung matutuwa sa inyo yung matutuwa yung iba sa inyo or mainis yung iba sa inyo kasi syempre pag mga ex nagbalik, yung iba ayaw na, yung iba naman gusto pa. So kung ikaw ay nagpapabalik talaga, then this is for you. So you should be happy and grateful na magbabalik siya sa'yo. Pero this time around, talagang parang papatunayan itong person nito. Water sign, energy, or maaring ikaw din itong sign na to. Pero maaring yung person mo is water sign din. Or baka meron silang water element sa kanilang natal chart. Pag nagbalik ito mga kapiksi, parang mare-resolve yung mga conflicts nyo. And parang ano to guys, no? Parang hindi ka pupuyatin ka nito. Ibig sabihin parang parang palagi siya makikipag-text sa'yo or makikipag-tawag sa'yo, ganyan. Susuyuin ka niya hanggang gabi, ganyan. Para lang suyuin ka, para lang mapagbigyan mo siya, para lang mapatawan mo siya, or para lang mabigyan mo siya ng another chance, ganun. Okay? Kaya sinabi kong pupuyatin kasi parang hindi ka patatahimikin hanggang hindi mo siya napapatawad or hanggang hindi mo siya nabibigyan ng chance. Pero syempre, kayo pa rin yung masusunod dyan kasi relationship nyo yan, kaya at saka kayo yung nakakilala sa tao, so kayo pa rin yan at the end of the day, alright? Pero may mga ganong scenario na maaari kayong ma-experience mga kapiksi, so yeah, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo sa mga energies nyo. Ito'y 3 months, no? So, July, August, September, pwede nga siyang balik-balikan sa July, sa August, sa September. Tapos, ibangga nyo dun sa monthly reading nyo, mga kapiksi, during those months. Okay? Alright. So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo sa mga messages. Huwag nyo kalimutan mag-like and comment sa ating video for energy exchange. Ito yung iyong mid-June kapalaran. Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.